Kumusta mga ka-Gacha? Welcome back sa Illuvium. Ngayon pag-uusapan natin itong Illuvium Zero. Isa ito sa tatlong games na ilalabas nila this year, which is yung Overworld, yung Illuvium Arena at itong Illuvium Zero. Ngayon gusto ko lang i-discuss sa inyo mga ka-Gacha na itong Illuvium Zero is nasa alpha stage na ngayon at pwede nang malaro kung meron kang land. Although in the future magkakaroon din ito ng free-to-play version na kahit wala kang land pwede mong laruin just to experience the game. And kung nafe-feel mo na okay sa'yo yung game na yun, saka ka mag-i-invest kung bibili ka na mismo ng sarili mong land. Itong Illuvium Zero mga ka-Gacha, ito yung main core ng Illuvium economy. Kasi dito lang makukuha yung fuel which is required sa lahat ng Illuvium game. Ibig sabihin yung fuel, very valuable asset. And yung mga landowner lang mga ka-Gacha yung pwede mag-produce ng fuel. Kung wala kang land, pwede mo pa rin laruin yung Illuvium games pero kailangan mong bumili ng fuel sa marketplace or sa Illuvidex. Ngayon, may dalawang bagay na mahalaga kung bakit bibili ka ng Illuvium. Siyempre, gusto mong kumita. Pero sa papaanong paraan? So, yun nga. Una sa lahat, nagpo-produce ng fuel yung land which is a very valuable resources. So, yung fuel na yun, pwede mong gamitin sa sarili mong mga games. Kapag naglalaro ka ng Overworld or ng Arena or ng iba pang games na i-release ng Illuvium. Halimbawa, nag-release sila ng first-person shooter in the future or Illuvium racing game. So, lahat yun kailangan ng fuel. Yung pangalawang paraan para kumita rin sa land is makapag-create ka ng mga NFT na blueprints. Ano ba yung NFT blueprints? Ito yung cosmetic skins na makakraft mo pag naglalaro ka ng Illuvium Overworld. Alam natin maraming games mga ka-Gacha na yung mga players talaga gumagasto sila sa mga skins. Depende sa game kung desirable yung skin and syempre bragging rights. Syempre makikita ng ibang player, uy ang ganda ng skin ng player na yun. Siguro maraming pera yun kaya nabili niya yung skin na yun or favorite character. Minsan nagsasawa na tayo sa itsura ng character. Gusto natin maiba yung itsura so bumibili tayo ng skin. Especially kapag favorite natin yung character na yon, minsan gagastosan talaga natin. So yun yung purpose ng NFT blueprints na mapoproduce lang ng mga landowner. So kung wala kang land, hindi ka magkakaroon ng blueprints unless bibilihin mo yung actual blueprints sa ibang player na nagbebenta ng blueprints. Sabihin yung player na yon, landowner siya at wala siyang time para mag-craft at kumuha ng mga resources sa Overworld so ibebenta niya mismo yung blueprints. So yun yung dalawang bagay na mahalaga kapag nag-own ka ng land. Fuel at blueprint. City builder game to mga ka-Gacha. Magbibuild ka, may strategy rin yung pag-build. Siyempre sa umpisa, it's either ang approach mo is makapag-produce ng fuel agad-agad, mabilis at maraming fuel para mag earn ka na or gagamitin mo personally yung fuel na yon. Or pangalawa, nakafocus ka sa magkaroon agad ng blueprints as soon as possible. So, ibang strategy rin yung gagawin mo. At yung land mga ka-Gacha, ma-acquire mo lang to kapag nag-participate ka sa land sale. At yung land sale na yun, nangyari siya last year, June 2022. Yung susunod na land sale, hindi pa natin alam kasi magkakaroon lang ng land sale kapag tumaas na ulit yung demand ng land sa dami ng player. So, hindi sila maglalabas ng additional land kung hindi ganun kataas yung demand or hindi pa kailangan ng mas maraming land kasi sufficient pa yung fuel na napoproduce ng first batch na land na nirelease nila. So, meron lang 100,000 land lahat-lahat sa Illuvium. And yung first batch ng sale nila is 20,000. Sa first land sale nga nila last June 2022, na sold out agad lahat ng land sa 3 days na yon. Nakapag-accumulate sila ng 72 million worth of assets. And yung mga napagbentahan ng land na yon, hindi yun napunta sa developer. Napunta yon sa mga ILV stakers. Kumbaga yun yung revenue distribution na lahat ng mga nakastake na ILV, sila yung magpo-profit. Itong Illuvium land mga ka-Gacha, merong 7 region na pwede mong bilhin kung saang region yung land mo. And based sa mga regions na yan, will determine kung anong blueprint yung makukuha mo. Halimbawa, sa tingin mo magiging hype or magiging attractive sa mga player yung mga fire type na armor, weapon. So mas maganda Crimson Waste kasi ito mataas yung mga fire type na Illuvial na makukuha mo dito. So, kailangan lang alamin mo kung ano yung mga elements na nando doon or yung affinities. So, kung sa tingin mo naman, maraming mahilig sa mga parang ganito, ice type or yung mga blue
colored na armor, parang mga ganyang style. Then, Taiga Boreal, kasi ito yung lugar na ice. May wind type din dito. So, ayun yung mga makukuha mong style ng blueprint. And then, ito namang Abyssal Basin. Ayan, nakita nyo naman. Nature, Swamp, Green. Tapos, itong Brightland Steeps. Grass Area, parang Plains. So, Light Green, Purple. Ayan yung mga nakikita dyan. Shard Bluff, Labyrinth. Ito naman yung lugar na maraming mushroom, magma, volcano, madilim, dark. So, mga earth type. Yan, nandiyan dyan. Halcyon Sea, yung tabing dagat. Mga water type, yung mga illuvial na kadalasang makikita mo dito. And Crystal Shores. Ito naman yung parang pinakang mystical land na medyo halo-halo yung mga makukuha mo dyan. So, ito yung kulay pink. Sa ngayon, ito yung favorite na land ko sa lahat ng 7 regions, yung Crystal Shores. Ngayon, itong Illuvium Zero, mga kagacha, malalaro nyo to available sa mobile, sa PC, tsaka sa Mac. Pwede mong laruin kahit saan. So, yun yung isang advantage ng Illuvium Zero. And ito naman, higher tier, greater reward. So, merong 5 tier ng Illuvium land. So, ito nga yung tier 0, ito yung magiging free-to-play version. Hindi ka kikita kung tier 0 yung gagamitin mong land, pero pwede mong testingin. Pag-aralan mo muna kung gusto mo yung game, yung build order, ano yung mechanics. Kapag sa tingin mo okay sa'yo yun, saka ka bumili ng land, and then alam mo na yung approach. So, merong 5 tier. Tier 1, 2, 3, 4, 5. Sa tier 1, merong 3 element site at isang fuel site. Pag marami yung fuel site, ibig sabihin mas marami yung mapuproduce mong fuel, mas marami yung profit. So, sa ngayon, ang presyo ng Tier 1 is naglalaro sa $555, yung pinakamura, 0.39 Ethereum. Next, yung Tier 2, mga kagacha. So, imbis na 3 element site, naging 6. Although yung fuel site niya, imbis na naging 2, ito naging 3. So, mas malaki yung difference. And aside from fuel sites and element site advantage, merong production boost na 33.33%. So, malaking bagay yan kasi lahat ng ipoproduce mong element at fuel, merong additional 33%. So, mas mabilis yung progress, yung pag-build, at mas mabilis yung profit. Sa ngayon, yung tier 2, yung minimum price na makikita mo sa marketplace is 1.08 Ethereum. Yung Ethereum kasi sa ngayon is nasa 77,000. Kaya yung 1.08 is $1,500. And sa ngayon, yung presyo ng tier 3 compared sa tier 2 is eto na. 3.07 Ethereum yung pinakamura, nasa $4,300. So para sa akin, mga kagacha, maganda yung Illuvium land. Isa siyang digital property na magagamit mo to earn passive income. Anyways, mga kagacha, sana nakatulong tong video na to kung ano meron sa Illuvium Zero. Ano ba yung mga benefits of owning a land? Anyways, mga kagacha, salamat sa panonood. Huwag kalimutan mag-subscribe for more Illuvium content and other NFT games na pwede nating i-review or laruin in the future. And as always, enjoy your games and see you sa next video.